Andito kami ngayon sa picnic party kasi end na ng klase nila. Tapos lahat ng parents andito, pati yung mga pagkain. Andun si Chrissy tsaka si Chloe, pinapa-Sharon ko doon, Charis. Pauwi na kami galing picnic. Andua! No, it's okay. Trixie, I'll give you... We went to like the river. Yep, those are your classmates out in the water, huh? That's not my classmates, that's the other class. I love good people down here fishing. That's where Niles fell. But the undertow. Meron dito ng river, ang ganda ng river. Look, I have a dimple here. Pauwi na kami. Dinap lang namin si Chloe dun sa party. Naka ng bahay ng magulang ng classmate niya. Meron silang sariling pond. That's maybe Eliana's horses. Nag-alaga sila ng mga chickens, tapos horse. Ang dami nilang inaalaga na animals. On the right? Yeah. That's this one. Okay. Yeah, we're gonna stop here and see Weddle. What's Weddle? Friend of mine. I need to introduce Ruby. Plus, you guys can look at some old cars too. Hearty beef. Asian beef with mandarin oranges cooked in a crock pot. Heat in a large scale pan. Daming cooking book dito. Till brown, remove to crock pot. Yung $4, dati siyang 27. Yung $4 na lang. This one. Chicken syrup and then signature blend. Trixie, they should have coloring books somewhere. Coloring books. Meron sila dito ng minced garlic, $4 na lang siya. Para hindi ka na mahirapan mag-cut ng garlic. Meron pa, kaya gusto ko dito sa Olis kasi ang dami mong pwedeng mabili na mura. Ito may mga oil sila. Yung mustard nila magkano na ba? It's $99. Sarap nito. Yeah, but that's not the one. Do I want mixed nuts or do I want sunflowers? This is the price. Okay, what? Kumuha ko na itong cocoa powder para sa sampurado. Okay. Okay, what up? Another one back here.
Tabo mo pa. We're done doing groceries. Yung bakit rin yung nag-tintok. Lagay ka ng mga sanga-sanga ng mga dry na wood sa mga puno. Tapos after that, yung mga leaves naman na dry. Anim yan or walo, pero ready na sila to move forward sa ibang location. Nakakawala ng pagod yung hangin. Ayan yung ating ito na yung ating garden. Doon ko sila lahat ilalagay. Ayan, marami yan dyan. Hindi ko pa sila masyado na move. So, bibili pa kasi kami ng compost para mas lalo silang lumaki. Tapos, ayan, pinapruning ko siya kaya medyo tumatangkad siya. Tapos, eto pala yung kamatis. O, tingnan niyo yung kamatis. Nagbubunga na yung kamatis. Nakakatuwa. Tapos, yung cucumber natin, pinapruning ko siya. Pero, depende kung maraming gustong, marami akong gustong bunga. Pwede ko din naman i-pruning kasi para mas dumami pa yung bunga niya. Pero ngayon namumulaklak na siya. Hindi ko siya tinatanggal, pero dapat tinatanggal kasi yan para mas marami pa may harvest natin. Pero dahil hindi naman, okay din naman. So ito yung mga flowers ng ating cucumber. Mahaba yan eh. Kailangan niya kasi talaga ng, pang aakyatan. Ayan. Mas yung parsley ko, nakikita niyo yung parsley. Pangit ng kokoko. Tapos i-harvest din pala natin itong ating pepper. Ang dami niya ng bunga. Pero mas tumadami pa sila. Tumatago lang yung iba. Ayan. Tapos dito, ayan pa yung iba dun. So, soon, i-harvest natin yan kapag red na sila. Maliit lang siya, pero marami siya mag-produce ng bell pepper. And hopefully, makapagtanim ulit ako ng iba't iba pang klase ng bell pepper. Kasi marami siyang bunga pa, oh. Pasan siya nakalit sa kokoko. Ito yung naipit, eh. Marami pa silang ibubunga. So, yan siya. Tapos, yung strawberry pala natin, ito na yung strawberry natin. Yan, ito yung strawberry natin. Marami pang tutubuin yung strawberry natin. Kailangan ko siyang hindi masyadong painitan. Tapos ito pala yung tawag dito. Ito pala yung mga nilalagay sa pares. Yung green, nakalimutan ko yung tawag dito. Ayan, ang hahaba na nila pero hahaba pa yan. So hindi pa natin siya i-harvest.
Tapos ito naman yung ating green peas, pinapadami pa natin sila. Tapos ito yung ating parang pechay siya. Nagkaroon na siya ng mga leaves. So hopefully soon ma-harvest na natin yan para kapag mag-sinigang tayo, magnilaga, magagamit natin yan. Tapos yun pa yung ibang kamatis natin doon. Inayos ko kasi sila. Tapos ito yung gina-germinate ko mga strawberry. So medyo magulo pa sila tingnan. Tapos nagkaroon din ng flowers yung ating tomatoes. Ayan, hopefully itong ating pepper, dumami pa yung bunga. Hindi ko pa siya hindi pa ako napapruning dito. Pero nung last week nagpruning ako, kaya siguro dumami pa yung mga tubo niya. Pero ngayon, kukuha muna tayo ng sili kasi nagkikrave ako ng chili. So, kuha tayo nitong, pala yung anan natin, lettuce. Marami na siya. Pwede na siya actually ma-harvest pero hindi pa ako pa naman gagamitin. Kaya hindi ko pa siya ni-harvest. So, kuha muna tayo ng sili. Kuha tayo ng sili. Yung itong nagbabrown, kunin natin to. Harvest natin. Ang itim ko na kasi, lagi ako sa garden ko. Tsaka summer kasi dito. Kahit konti, maliit lang na sili yung kunin natin kasi kapag dinutot, masyado sobrang hindi pa siya pwedeng i-harvest actually, pero dahil nagkikrave tayo, dahil merong isda tayong piniprito, mag-harvest lang tayo ng maliliit na chili. Kaya itong medyo malaki, kunin natin yung medyo malaki. Ay, ito na lang. Nahirapan naman ako kumuha ng i-harvest ko. Kasi nanghinayang ako. Pero, yun nga, no choice. Yan, harvest na natin. So, next time, yung cucumber naman yung i-harvest natin. Nakakatuwa. Ito na yung sili natin. Kinuha na natin kahit hindi pa siya ganun kahinog. Hindi pa siya talaga hinog. Pero gusto ko talaga ng maangang. Kaya kumuha na ako. So yun lang, shinare ko lang naman yung araw natin ngayon, tinan yung aso. Ito na yung prinito nating isda, kaya tayo kumuha ng sili. Kasi halos luto na sila. Babaliktad ko lang. Baliktad natin. Okay guys, i-close ko muna itong video na to. Thank you po sa panonood at wala pong sawang pag-suporta. Don't forget to subscribe.